Oras ngayon ay minus 15 para alas 5 ng hapon. Ang klima po ay medyo malamig, maulap ang papawirin, nakalubog na po yung haring araw. Ngayon po ang episode na to ay bibisitahin ko itong aming talong. Ang variety ay Calixto F1. Ito po ay bali bukas magpipitas si kuya ng talong para bukas, kasi yung unang pitas ay kasabihan nga share the blessing, pinamigay namin yung unang pitas. So bukas mamimitas si kuya ng talong. Malaki o. Malaki ng bunga. Tsaka malinis. Malinis po yung mga talong ngayon. Yung banda ron, nararo na ito. Inaano pa ng ano, gumagamit ng asarol. Sa amin ay yung sorgamat. Maliban po dito, yung dulo ng ano na yan, mga sitaw po yan. Kanina nag-harvest si kuya ng sitaw, bali 22 tali yata na tig ganito kalaki. Tig 20 pesos daw ibibenta yun, mga sitaw. Kasi kahapon ako, kumuha ako ng isang tali, niluto ko kaninang tanghalian tsaka kalabasa. Sinawagan namin ng hipon ni Mrs. So ito po guys, papakita ko sa inyo yung mga bunga ng ating mga talong. Ayan po yung bunga. Bunga ng talong. Mga tago. Ano na laki. Dito mas malalaki dito. Mga nakatago. Sayang nga lang, medyo bumagsak ng bigla yung presyo ng talong. Dati po, dun sa luma naming talong doon, merong natirang kaunti dahil ko nangamatay na nilagnat nung mababad ng ulan ng tubig. Tapos biglang umaraw. Ngayon po si kuya, nakakuha ng isang bundle noon. Ang liliit pa. Pero nabenta niya ng 1,000 yung isang bundle, 10 kilos. Ngayon po alam niyo ngayon ang presyo ng isang bundle. Malalaki pa. 200 pesos. Ganyan po ka. Umulusok yung ano. Yung presyo ng talong. Mula 1,000 biglang bumulusok sa 200. Ah, merong ano dito, merong insekto, merong sakit din eh. Yan dito na ano yung may panay abulong.
Ayan po yung mga bunga. Ayan po. Itik sa bunga. Dapat po yung mga tanimin yung mga gulay. Minsan na habang namimitas ka, kinakausap mo rin para magbunga sila ng marami. Wala naman nakakarinig sa'yo pag kinakausap mo eh. Ito po ay hindi nyo na itatanong. Ito pong klaseng lupa na to ay purely lahar. Kita nyo po yung mga puting bato na yan. Iyan po ay ibinuga ng Mount Pinatubo noong 1991, nung pumutok po yung Mount Pinatubo. Ngayon, itong sa akin, hindi ko pinakwari tulad ng iba dyan. Pinakwari nila ang kanilang lupain. Kaya ngayon, nagmistulang pala isdaan na hindi na nila mapakinabangan yung kanilang lupa. Pero kung itong lupa kong to, kung hukayin mo, ang ilalim po nito ay buhangin din. Tulad nung mga katabi kong lupa. Pero sa tiyaga, sa kaka-cultivate, medyo nagkakaroon na siya ng ano, yung unti-unting nagiging lupa na. Lalo na po yung sinabugan ko ng palay bandaron, yung green na yon. Ay minsan nag-rotovator ako, nabalaho yung aming traktora. Nagputik na po yun. Kaya nabalaho. Ngayon, hinihintay ko lang matuyo para mapabalsa ko ng yung malaking traktora, yung rastrilyo. Guys, ito naman po yung sitaw. Anyway, yung sinasabi ko pong bago ko, i-continuous itong binibidyo ko sa mga sitaw. Yun po yung sinasabi ko sa inyo na pinakuha nila ng buhangin yung kanila ng mga lupa. Ayan o, mistulang, dagat o ilog. Mga 50 hectares na po yung lawak niyan. Nakwari na yan. Continuous po. Ito po yung sitaw. Kanina po, nag-harvest si Kuya ng sitaw. Ito po yung sitaw nating ano, native. Yung puti. Kasi po yung ibang sitaw, yung nabibili, yung kulay green. Matigas po yun. Matagal bago, kung tutusin, para sa amin, ito po kasi mas madaling lumambot. Tsaka, ito na po yung nakasanayan namin ay tanim. Dahil hindi na kami bumibili ng buto. Marami kaming seeds nito. Medyo manamis-namis po ito pag bagong pitas, tapos laga mo. Yan si Kuya, naglilinis. Kasi po ako, hindi na ako pwedeng maglinis. Hindi ko na natutulungan si Kuya. Gawa ng hindi na ako pwedeng payuko-yuko. Nagkaroon po ako ng vertigo. So, pumapashare na lang po ako dito sa aming munting taniman. Ito, mga sitaw din. Walang nababakanting lupa. Ito, nandito tayo sa gitna ng sitawan. Maliban po sa sitaw, nakapagtanim na rin si Kuya ng siling
labuyo, nakatanim na, tsaka panibagong talong, yung prolifica naman, limang tray yung talong bago. Katapos po dito naman, ito bagong suyod, kanina lang natapos ni kuya. Ito naman yung aming kamuting kahoy. Yan, ito po yung kamuting kahoy, bagong suyod dyan. Hanggang doon. Katapos yung nakikita nyo yung bakante na yon, meron din kamuting kahoy doon. Paglampas ng mga talong na yan, kamuting kahoy, then talong, katapos siling labuyo. So after 2 days, yung siling panigang naman po ang itatanim. Kanina po bumili ako ng 5 tray na siling panigang, yung po ay itatanim after 2 days, kasi kailangan pa munang ibilad muna sa araw para masanay siya, kasi naka ano sila sa napagbilhan ko, yung hindi sila direct sunlight, so kailangan dito ibilad muna ng ano para masanay yung mga seedlings. Pag isa pang suyod nito, kailangan na ma-applyan na sila ng abono, yung 2100 ammonium sulfate. Ito naman po yung aking mga golden mango. Ayan, natubuan na ng damo yung, actually po merong ano yan, merong tanim na kalabasa. Dito may bunga yan. Pag nakatakip na ganyan, may bunga. Tingnan natin. Ayan, may bunga. Pahaba. Pahaba ang bunga. Yun. Dito may bunga din. Ako ang naglagay ng ano. Ayan. Doon sa ilalim ng sa palok na yun na maliit, meron din bunga. Yun ang yun ay gagawin namin binhi. Dito meron akong alam na bunga, bilog. Pag nandito pa, kukunin ko na, isasabaw ko sa ibang araw. Haha! Nandito pa na. Ayan. So ito, kukunin ko na. Akin ka na, ha? Ayan. Ayan. Kanina nagsabaw kami ng kalabasa tsaka sitaw ni Mrs. Sabog namin ng hipon. Maraming pang bunga dyan sa loob. Magano ka lang. Magdala ka ng stick para makita mo yung mga bunga. Dito meron din bunga dito. Gagawin din namin binhi. Ayan. Ah, mahaba din yan. Pahaba. Ayan. Yung aking miracle fruit, pwede na yung bunga, oh. Hindi lang miracle fruit, meron din akong dragon fruit. Ayan, sinaksik ko lang dito. Ayan, namuha na, oh. Ayan, namuha na, malapit ng mahinog. Yung iba doon, oh, yung papaya, oh, namatay yung isang papaya dito. Yun, namatay kasi yung papaya doon, nakita ko nakakumpol. Ang ginawa ko, transplant ko. Actually, meron bunga yung papaya namin dito. So, dito lang tumubo sa tabi ng kubo. Oh, ayan. Basta magtinola,
Kinuha na yung malalaki, oh. Yun na lang natira. Meron din akong abukado. Kay Mito, oh. Sarado na ba yung ano? Yung sa makina. Ayan ang bantay ko. Hoy, bantay ka dyan po to, ta. Yan po yung makina ng aking deep well irrigation. Meron din aso dito sa CR, sa may CR. Yun doon yung alaga naming manok at saka pato. Ito yung sinasabi kong pinagkunan ko ng papaya. Ayan o. Nag-iwan pa ako ng iba. Yan po yung aking mga pato at saka manok. Andun sila, banda. Meron bagong panganak na ano. Tuta, ayun. Negra. Ilan yung anak mo? Ah, puro itim. Apat. Paduduin mo. Meron din ako kamyas. Oh, meron din kay Mito. Yung luyos, yung nganga. Kinalawang yung aming mga screen, yung panguli namin ng tilapia. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na seedlings na binili ko kanina. Ito po ay seedling haba. Seedling panigang. Ayan po. Kailangan sanayin muna sa araw bago itanim. Yan, dyan lang po yan. Walang gagalaw dito. Gusto mo magnakaw dito, pumatay ka muna sa mga aso ko dito. Meron akong 6 na nakakawalang aso. Ayan. Si Putot. Katapos yung nakatali ay 1, 2, 3, 4, 5 nakatali. Tsaka 6 na naka walang tali. So kung gusto mong pumunta rito at manguha ng ano, kailangan na ano muna yung mga aso. So yun guys, malapit na sigurong malakas na yung hip ng hangin. Kailangan makakauwi na rin. Baka ano yung pa ako ng ulan, abutan pa ako ng ulan. Dito po banda sa tabing kubo, dati po pinagtamnan namin ng ano to, ng una ay talong at after that siling manigang. Ngayon po sitaw naman. Ito maliliit pa lang ang bunga. Ito lang yung una kong kinunan kanina doon. Malaki na po yung bunga. Ito pa ano pa lang yung bunga. Oh, yan ang aking gareta. Sige po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Jesus love us. Bye bye. God bless. Shout out po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po. Bye bye.